mga call mga te, dahil na-lift na yung paggamit ng face shield dito sa amin or voluntary na lang mga paggamit ng face shield, ay gagawa tayo ng isa pang DIY project gamit ang mahiwagang face shield. Ayan, so ito ay gasgas na at patapon na to, kaya gagamitin natin to para ma-recycle siya. Pwede ding mga mas clear pa para mamaya mas maganda yung kinalabasan ng ating DIY project. So, let's do it! Let's start! Hi mga call mga tea, ayan, ito yung mga kailangan nating materials para sa ating DIY hologram projector. Ayan, ito yung patapong acrylic plastic, yung cardboard, syempre ating ball pen, marker, cutter, scotch tape, gunting at ruler. Syempre, una-una, magsusukat tayo ng ating cardboard for pattern natin sa ating DIY projector. Ito yung ating sukat. Ayan. 6 cm by 3.5 cm by 1 cm. So, ayan. Nagawa ko na siya kanina. So, sukat niyo lang siya sa inyong ruler. Ito. Para siyang triangle na putol yung sa baba. And after that, pwede niyo siyang gupitin ng gunting. Ayan. And ito yung magiging kalabasan niya. Ayan, putol yung taas. So, 6 cm by 3.5 yung center and 1 cm naman yung sa ilalim. Ayan. After, yung makagawa nito ay pwede niyo nang itrace sa ating acrylic. Ayan, gumawa kayo ng apat. So, pwedeng discarte nito ay pwedeng lagyan nyo ng scotch tape dito, dulo ng dulo. So, para kapag nagkupit kayo, ay hindi siya gagalaw. So, in place lang siya. Pwede ring cutter para mas accurate yung kanyang edge sa pagkat. So, cutter ang ginamit ko. So, pinatong ko lang siya doon sa glass. Nakahanap ako ng glass. So, cut ko siya. So, after that, ito na ang magiging itsura niya. So, apat na ganito. 1, 2, 3, and 4. So, ayan. So, pagkatapos nito, pwede nyo na siyang pagdudugtong-dugtongin gamit ang scotch tape. So, kuha kayo ng scotch tape. Tamang haba lang. So, ayan. Tugtong nyo lang siya. So, sundin nyo lang yung pattern niya. Ayan. So, dulo-dulo lang. Huwag nyo lang masyadong pagdikit para meron siyang lugar kapag nag-fold na siya. So, ayan. So, yung pagdikit nyo ng acrylic, wag lang masyadong dikit sa isa't isa para pag nag-bend siya, meron na siyang lugar. Ganun. So, tuloy-tuloy nyo lang hanggang sa makagawa kayo ng ganito. After nyo madikit itong apat, ito na yung magiging itsura nyo. Para siyang ganito. So, para siyang huwag nyo kaganoon. Kapag nakaganito, parang siyang pyramid. Dapat may butas siya sa gitna para doon lalabas yung image or yung video mamaya na ipapakita ko. So, ganun lang kabilis. Ganun lang kadaling gawin mga call mga tip para sa mga kids natin or pwede nyo siyang pang-aliw sa mga bata o yun sa mga anak natin, mga pamangkin. Ayan. Ayan. So, sunod na video ay paano natin ipoproject yung video gamit yung ating DIY hologram projector. Ayan mga call mga te, lumipat tayo sa mas madilim na area para mas ma-appreciate natin yung result ng ginawa nating DIY. So, i-play natin ulit.
O, diba? Mas nakaka-amaze kapag nasa madilim na part po. Wow. Ayan, sana'y na-amaze kayo sa ating DIY project today. Ayan, kahit ako ay personally ay na-amaze din. Lalo-lalo na yung mga magagandang hologram na pinakita kanina. So ayan, shoutout muna tayo bago ma-end ang video ito kay Merv's Fishing Adventures. Ayan, subscribe nyo pa din siya guys sa kanyang YouTube channel. Ayan, Merv's Fishing Adventure. Kay Marvy, ayan. Marvy and Alfie dyan sa abroad. Ayan, ingat kayo lagi dyan guys. Salamat sa inyong suporta. Rona and Thea Balmoria. Ayan, thank you. Kay Michelle Velas and kay Maring Michelle at kay Paring Carlo at ang aming inanak na si Casey. Ayan, thank you guys at keep safe tayo ulit. At sa sunod ulit na DIY project, ayan, abang-abang lang tayo guys. Salamat and God bless. Keep safe sa ating lahat. Bye.